ng iyong banal na dugo at ngayon din ay mamuhay kami ng mayroong kabanalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay nag-exist as a church to worship you, to glorify you, Panginoon, at ibalik ang pinakamataas na pagkakilala sapagkat ginawa mo ang imposibleng gawin ng tao na baguhin at mapatawad sa kanilang kasalanan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay nais namin na hilingin sa iyo ang iyong patnubay ng iyong banal na espiritu upang manguna sa amin, sa aming pagsamba at sa aming pakikinig ng iyong mga salita'y patuloy na maliwanagan kami. Hindi lang kami na narito sa bahay-sambahan, maging Panginoon sa mga makakarinig ng iyong mensahe. Lalo higit pa ngayon din, Panginoon, sa mga tao na hanggang ngayon ay namumuhay sa kasalanan, naway makita nila ang masamang epekto at dulot ng kasalanan sa aming mga buhay. Kaya umaasa kami na mapapupurihan ka namin at gamitin mo ang aming iglesia upang lalo pang maraming mga tao ang makalaya sa kasalanan at gayon na yung mapatawad at mabigyan ng kaligtasan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Okay, magandang araw muli sa ating lahat at tayo po'y nagagalak na sa araw na ito ay patuloy tayong nakakaranas ng kalayaan na sumambang sama-sama sa Panginoon. At salamat sa Panginoon sapagkat kilan tayo? Sampu? Sampu ba dahil? O, sampu. Labing isa? Okay. So, purihin natin ang Panginoon sapagkat ang pangako niya ay sa dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay siya'y naroon. Okay? Napakahirap po sa mga lingkod ng Panginoon na Diyos ay mangangaral ka sa mga bakanting upuan. Napakahirap po noon. No? At talaga, ang design talaga ng church ay nagkakatipon po sila physically. Okay? Kaya alam ko dahil nga po doon sa mga restriction na nangyayari ay dahil sa ating pagkukonsidera sa ating mga ibang mananampalataya ay sila'y hindi dumadalo. Pero nakakalungkot na huwag nawang mangyari sa atin na nagaya po nangyari sa Afghanistan. Makita po natin na maraming mga Kristiyano doon ay pinagbabawal at kung ikaw ay mapatunayang Kristiyano at talagang tapat ka, ay papatayin ka. Okay? So maraming mga Kristiyano sa Afghanistan ay namamatay dahil sa kailang katapatan. Mas pinili nila yung maging matapat sa Panginoon kaysa maging safety sila. Pero maraming mga Kristiyano sa ngayon, sa Amerika at ngayon, ay pinipili yung safety. Okay? Hindi mo na sila pupunta sa church because of safety. Safety kaysa sa pagiging faithfulness. Okay? Sana ay maging hamon to sa atin, no? Kung talaga namang yung faith natin sa Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan at ipapakita natin lalo po sa mga persecution po niyan, hinahayaan po ng Panginoon para mapatunayan yung ating pananampalataya sa Kanya. Alam niyo, yung mga nangyayari sa ating daigdig ngayon, pag-aisag sa inyo, maraming tao ay napapasunod ng sistema ng mundo nito dahil sa ekonomiya. Mas gusto nila may ayuda, lalabas sila, yung mga ayaw magpabakuna ay nagpapabakuna dahil sa ayuda at kaya papasok sila, okay? Nakukontrol na po sila at alam natin na yun po ay isa sa mga palatandaan na mangyayari doon sa panahon ng tribulation at magkukontrol talaga ang Antikristo. Pero tayo bilang mga mananampalataya, ay nasunod tayo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sana ito yung nasa isip ko natin at ito po yung bakit natin pinag-aaralan ang patungkol sa cardiology of worldliness, yung tungkol sa depekto, okay? Ano ba yung ikangay bakit abnormal, okay, ang mundo na ito at yung kasalanan? Sapagkat ang tunay na ebanghelyo ay talagang ipinapahayag ang kasalanan kasi
Dito, pag nakita ng tao na siya'y makasalanan, kailangan niya ng isang tagapagligtas. Pero ano pa ang ginagawa ni Satanas? Nagiging ano, less offensive ang kasalanan. Okay? Baliwala, normal na yan. Yung mabuti, yung sinasabi ng Panginoon na mabuti, ginagawang masama. At yung masama, nasabi ng Panginoon, nagiging katanggap-tanggap na. So yan po ang nangyayari sa daigdig natin na ito. Kaya ito yung ating pinag-aaralan. Okay? Nasa part 4 na po nga tayo. Di ba? Kita nyo? Apat na session na tayo. Kumbaga sa pagpunta natin sa ospital ay apat na session na tayo. Pinag-aaralan natin ito upang makita natin, maunawaan natin. Okay? Yung problema natin sa tahanan, sa asawa mo, sa mga anak mo, nakikita mo ang pinakaugat niyan ay walang iba kundi ang kasalanan. Okay? At ito po yung ating pinag-aaralan at ating pumuling basahin. Ang unang Juan, chapter 2, verse 16, bilang paggalang sa salita ng Panginoon, ay inaanyahan ko pong muli tayong tumayo at ating pong basahin ang 1 John, chapter 2, verse 16. Tayo pong lahat, sapagkat ang lahat ng nasa salibutan, ang masasamang pitan ng laman at ang masasamang pitan ng mata, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa salibutan. For all is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong ngoko. So yan po, makita natin dito na talagang yung mga bagay na nasa salibutan ay hindi galing sa Ama, kundi sa salibutan. Okay? At ano nga po ngayon? Iyon po yung ating pinag-aralan na kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ito ay paglabag sa kautusan ng Panginoon. At iyan po yung maliwanag sa sinasabi sa unang Juan, chapter 3, verse 4. Di ba? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So maliwanag po yan na sa simula pa lamang, sabi ng Panginoon, kay Adan, ay makakakain ka, malaya mong kainin ng lahat, maliban lang doon sa isa. Kita nyo, yun yung unang utos lang, isang utos lang yun, no? Di ba? Pero anong ginawa ni Eva at ni Adan? Sinaway. Okay? Kaya nagsimula po yung kasalanan. Okay? So makikita natin doon ang nangyari. Okay? So tingnan natin yung nature ng kasalanan. Ano ba yung likas niya? Ang unang likas niya, ito ay nakakapagparumi. Okay? Dinudungisan niya ito yung pagkatao mo. Okay? The more na nagkakasala ka, lalong dumudumi ang iyong isipan. Okay? At hindi lang ang kasalanan ay hindi lang pagsuway sa kautusan, kundi ito ay ano, rebellious. Kaya makikita ninyo na talagang hindi lang hindi niya sinunod, kundi talagang kung ano yung ayaw mo, gagawin niya. Pagre-rebelde, tawag po doon. Okay? Papansin nyo, may mga tao, malalo yung mga anak, nagalit sa mga magulang. Kaya lahat ang sabihin ng nanay, tatay, lang, kung ano yung ayaw, gagawin yun. Ano, bakit? Rebellious kasi. Okay? At least makikita natin ngayon. At kaya makikita natin yung maraming mga rebelde sa ating lipunan. Mga batas sa kanila, ayaw sumunod sa gobyerno, alam natin ang dahilan. Kasi rebellious nga po, namumuhay sila sa kasalanan. At yung pangatlo ay makita natin na kasalanan ay ingratitude. Okay? Hindi marunong magpasalamat. Kaya pansin ninyo yung mga iba, reklamo pa rin, bigay na lahat, reklamo pa rin. Okay? So yan ang natural. Kaya huwag kayong magtaka. Kaya sa ating pag-aaral na ito, maiintindihan natin yung mga taong nakakasalumuhan natin. And even yung mga bata na ating mga nakikita, bigyan mo sila, hindi marunong magpasalamat. Hindi nga likas sa amin yan. Tama? Diba? Tuturuan mo pa. Ano sasabihin mo? Kasi kung hindi mo sila tuturuan, wala, hindi magpapasalamat yan. Galit pa nga, mga agaw pa. Diba? Tama? O yan. Ha? Kaya maging panuntunan ito sa inyo, mga bagong mga may anak at magkakaanak pala. Kaya talagang responsibilidad ng mga magulang na turuan sila sapagkat hindi yan likas sa kanila. Okay? At ang pangapat na nature ng kasalanan ay incurable. Wala tong lunas. Hindi niya sa kanyang sarili magagawa niya ng paraan para mabago siya. Okay? At nakakasaklap at ang itong panglima, ito ay deadly. Okay? Nakakamatay.
Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay, sabi, ang kabayaran niyan ay mamamatay. Kaya namamatay ang tao. Hindi po natin maiiwasan ang kamatayan. Kung yung mga tao ay natatakot sa virus, natatakot po sila sa namatay, hindi po maiiwasan yan. Okay? Kaya ang church ay hindi niya pangunahin na i-prevent kayo sa flu, sa virus. Okay? Hindi natin tungkulin yan. Hindi tayo ospital. Kundi ang tungkulin ng ating church ay ipahayag ang ebanghelyo. Ipahayag ang lunas sa kasalanan. Okay? Kaya kinakailang makita ng tao ang kasalanan at ang masamang epekto nito sa atin. Okay? Maliwanag po yun. At ito'y kaya natin binibigyan ng pagpapahalaga. At na masyado tayo na out of focus sa buhay na ito. Napofocus po tayo sa sakit. Okay? Pero ang matinding sakit ng tao ay walang iba, hindi ang kasalanan. Kaya ang tanong, pangalawa, ilang tao na ba ang naapektuhan ng kasalanan? Kung titingnan niyo yung virus na makita, COVID, di ba, araw-araw, kinukumpit yan. Ilang milyon na ang nadadali sa buong mundo. Eh, pero alam natin, ilang bilyon ng tao, hindi lahat naapektuhan ng COVID virus. Pero sa kasalanan, lahat po ay naapektuhan. Yung nga po kung nasa loob ng sinapupunan, eh, nasakyan pa lang eh. Inaapektuhan na ng kasalanan. Kita nyo na? So, bagamat yung virus ngayon ay pati bata, natatamaan na rin, pero ito, hindi ito. Lahat ay naapektuhan ng kasalanan. Okay? At maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Ang pangatlo na tanong na ating dinidiscuss, okay? What is the sin's result? Ano ba ang resulta ng kasalanan? Kung ikaw ay tinamaan, di ba? Ano yung mga symptoms? Ano yung nakikita na mangyayari sa'yo? Ano ang nagagawa nito sa tao kapag ikaw ay merong kasalanan? Una, ang ginagawa nito sa tao ay na-overpower ang tao ng evil. Kung merong kabutihang ginawa ang Diyos sa kanya, okay, na binigay sa kanya, ang nangyari, ang hilig niya yung kasamaan, mas nananaig yung kasamaan. Okay, ang default niya, kumiling sa ano? Sa masama, mandaya. Kita nyo. Halimbawa, inutusan nyo anak ninyo, maghugas plato, di maganda. Eh, nabasag. Umaamin ba? Basta-basta yan. Di ba? Laging nagsisinungaling yan. Laging, eh, yung kasing ano eh, nadulas eh, o kaya nadapa ako. Kita niya? Laging merong kasamaan. Kaya kahit yung gano, sa eskwalahan o sa anuman, laging may kasamaan ang ginagawa. Mangupya, mandaya, yan ang trabaho. At yan ang nagagawa ng kasalanan. Na-overpower niya ang tao ng yung evil. Okay? Nananaig yun. Okay? Ang pangalawa na makita natin na ginagawa ng kasalanan ay napapailalim ito sa kontrol ni Satanas. Okay? At yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Okay? Sa Ephesians. And then, pangatlo, ang consequence nga noon ay kung ikaw ay kontrolado at evil na yung nasa isip mo, ay ikaw ay nasa ilalim ng poot ng Diyos. Okay? Yung po ang matindi. Yung poot ng Diyos, kaya po nalikha ang impyerno. Doon, ipapakita ng Diyos ang poot niya. At nakita na natin yung poot ng Diyos sa Genesis pa lamang, kaya panahon ni Noah. Diba? Nakita natin na talagang napakasama at ginuno niya ang mundo sa magitan ng baha. At sumunod ay makikita natin yung poot ng Diyos din sa Sodom and Gomorrah. Makikita natin yan, di ba? Talagang kasamaan, immoralidad, talagang sinunog yun. Okay? At ano sabi ng Panginoon? Hindi niya nagugunawin ang mundo sa magitan ng tubig, pero ano susunod? Sa apoy naman. Okay? So, kaya ang tao talaga papunta niya dyan eh. Lahat ng tao ay talagang yan ang masamang nangyari epekto. Kaya, ang gusto ng Panginoon ay merong maligtas. Lahat po ay talagang papunta na dyan. Okay? Sana po makita nyo na yung the doctrine of elections, okay, lahat naman po ay talagang dahil nagkasala ang tao lahat nasa ilalim ng sumpa. Kaya ang gusto ng Panginoon ay merong maligtas. Okay? Hindi po siya namimili. Kumbaga ito yung ng pintuan, merong kumakatok, namimili siya kung sino ang pipili niya. Hindi po ganoon ang eleksyon. Ang picture po ng eleksyon, ang mga tao naglayuan, nagtatakbuhan, ang Diyos lumabas. May pinili lang siya lahat papunta doon
sa kapahamakan, ang ginagawa ng Diyos, may pinipili siya. Mabuti nga may napili siya. At hindi natin alam kung sino yung pinipili niya. Intindihan niyo po ba yan? Kasi lahat po ay nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon. Okay? Kaya, habang nabubuhay pa sila, hindi pa sila namamatay, okay? Punong-puno na po ng maraming problema. Kaya kapag ang namumuhay ang isang tao, patuloy siya sa kasalanan, ay talagang napakaraming problema. Diba? Party po yan at sinabi na po ng umpisa pa lang yan. Kay Adan, makita natin, magbubungkal siya talaga. Okay? Magtatrabaho siya, papawisan siya para kumain lang siya. At yung sa babae, makita natin sa panganganak nila, ay maghihirap sila. So, yan po ang epekto ng kasalanan. Habang nabubuhay ka pa dito sa mundo na ito, maraming miserable, maraming mga kaguluhan na mangyayari. Kaya talagang kinakailangan, habang tayo ay nandito sa lupa, makilala natin si Kristo, okay? At para mapatawad tayo, para hindi maging miserable ang ating buhay. Okay? At ang pinakama sa club ay ito yung ipapahama ka ng kasalanan. Ilulugmok ka, okay? Papahirapan ka doon sa impyerno. At yan ay pagiging makatarungan ng Diyos. Okay, sana po yung makita natin sa ating pag-aaral na ito na ang Diyos ay banal. Siya ay makatarungan, siya rin Diyos ng pag-ibig. Okay? Lahat yan ay maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po lagi siyang pag-ibig. Wala pong sinabi sa Bible na ang Diyos ay love, love, love. Kundi ang sinabi sa Diyos ay ano, holy, holy, holy. Kita niyo yan? Hindi nakikita ng tao ang kabanalan ng Diyos. Kaya hindi sila natatakot na gumawa ng kasalanan. Kaya napakalaga po ang tunay na church ay nagpapahayag ng ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo ay talagang inaatake natin ang kasamaan ng kasalanan. At ito po ang napakahalaga. Kung maraming buong mundo ngayon ay talagang nakapokus sa COVID-19, paano ito malulunasan? Hindi po yan ang malaking problema ng tao, yung kasalanan. Kaya tayo nagkakaroon ng hirap, kaya tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng disease, ay dahil sa kasalanan. Ito po ang masamang epekto ng kasalanan. Okay? Iwanag po ba yun? Ngayon, ang tanong ay, saan ba gagaling yan? Okay, malinit eh. Sino bang dahilan ay naghahanap tayo? At sabi nga ng iba, at iba-ibang view, ay una, sabi, si Satanas kasi, siya na nanukso, di ba? Siya yung ahas, nanukso kay Eva, sabi nga ni Eva. Eh kasi yung ahas eh. Sabi naman ni Adan, eh yung babae kasi. At daming turo-turoan tayo, di ba? O sabi nga, yung society, yung paligid. Eh kasi, eh lumaki ako sa squatter, kaya eh mga kasama ko rito, basagulero, nangohold up, na gano'n, kaya nakakagawa ko. Okay? Sinisisila yung society. Okay? Eh, ang tanong, yung bang mga nasa mayayamang lugar, mga establishment sa mga mayayamang subdivision, sabihin yung walang kasalanan yan. Yan, nagkakasala din yan. Diba? Nag-aaway-aaway din yan. Kakahiwalay din yung mga asawa-asawa niyan. Ang mga anak niya, pasaway din. Diba? Kita nyo? Diba? Wala sa society yan. At yung pangatlo, ay sinasabi nga, ang Diyos kasi, eh kasi binigay ng Diyos si Adan, eh, si Eva. Kita mo naman natutulog si Adan. Biglang nagigising, may asawa na siya at yung asawa naman naloko, madaling maloko ng ahas. Okay? Okay. So yan po makikita natin mga iba't ibang dahilan. At ayon po sa ating pag-aaral, maliwanag po ang sinasabi sa ating pag-aaral, hindi daw ang sinabi ng Diyos, ng Panginoon, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa Panginoon ng Diyos. Hindi yung pumapasok. Okay? Maliwanag po. Kasi sabi niya, mula raw sa puso ng tao, okay? Diyan nagbumula. Mula sa puso ng tao, nagmumula ang ano? Masamang isipan na nag-uudyok sa kanya, ano? Makiapit. Kita nyo? Mula sa puso niya, yun yung desire mo. Okay? At nagkakaroon ka, nag-iisip ka ng ano? Makiapit, magnakaw, pumatay, mangalo niya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, pagmamayabang, at kahangalan. Okay? At sabi niya, ang lahat ng ito ay ano, nanggagaling sa puso. Ang mga ito yung siyang nagpaparumi sa kanya. Nagiging marumi tayo sa harapan ng Diyos. Okay? So makita natin dito kung saan nanggagaling ang kasalanan.
ito'y nag-o-originate sa atin, sa puso ng tao. Okay? So, yan po ay maliwanag na sinasabi sa Genesis chapter 6, verse 5. Diba? Laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig noong araw pa, kaya ginunaw na ng Diyos ang mundo noon, panahon pa ni Noe. Okay? At sabi sa Jeremiah 17, verse 9, mandaraya ang puso ng tao. Talagang madaya yan. Okay? Sabi nga, maraming tao punta na punta sa simbahan. Akala nyo ba religyoso yun? No, kaya lang sila napunta. No? Selfish yun. Akala nyo, malapit sa Diyos. May hinihingi lang yun. Tama? Oh. Mga pakitang tao, karamihan doon. Mandaraya ang puso. Diba? Karamihan yan. Kayo mapapatunayan yan. Maraming pakitang tao lamang. At yan ang ginagawa ni Pablo nung araw. Pumapatay siya sa kanyang reliyon. Imaginin mo yan. Masigasig siya. Yun ang kanyang mundo. Pero pansarili. Ganyan? So makikita natin mandaraya talaga ang puso ng tao. Ngayon, hindi mo rin pwede sabihin ang Diyos ang nanunukso sa iyo. Sabi, maliwanag po dyan. Huwag sabihin din naman na tinutukso siya ng Diyos. Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaring magtukso. At hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino man. Kaya yung nagbe-blame sa Diyos, eh ikaw kasi, binigay mo sa akin to, bibigay mo asawa ko to, kaya ganito ako eh. Eh huwag mo sisihin ang Diyos. Ha? Sabi, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at natatangay sa kanyang sariling nasa, yun, hindi yung gusto mo, kaya ka natukso, gusto mo rin yun. Maliwanag po ba yun? O, kaya naloloko ng mga budul-budul, bakit naloloko? Ay, gusto mo rin yun. Eh, sabi sa Biblia, ang mga maloloko ay madadaya rin, maloloko rin. Kasi gusto mo manloko, kaya naloloko ka rin, mahikayat ka. Yan. Naintindihan niyo po ba yun? Yan. So, maliwanag po ito na hindi ito sa outside, sa environment natin, sa society natin, hindi rin sa Diyos, hindi rin kay Satanas, hindi rin sa society. It's about us. Ito ay nagsisimula sa simple nature natin. Ngayon, ang susunod na tanong, panglima. What arose sin? Okay? Ano yung nag-iikayat o nagpupukaw, magsusulsul sa iyo? Ano yung nag-uudyok? Okay? Nagawin ang kasalanan. Okay? Hindi po siya tulog. Ganun, no? Likas siya nandiyan, no? Pero ano yung nagpupukaw? Okay? Ika nga ginigising. Okay? Bumubuyo sa iyo. Di ba? Kung merong awa yan. Oh, sige, sige. Oh, ipuyo. Tenga. Oh, di ba? May mga taga-buyo. Oh, yeah. Sa tuka, di ba? May mga kapitbahay, di ba? Mag-ano. Okay? May mga ganon. Okay? Pero alam niyo po ba na ang nakakabuyo, okay, sa atin na gumawa ng kasalanan, sabi dito, noong tayo'y mga mamumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ibig sabihin yan, mga hindi pa mananampalataya yan, sabi ni Pablo. Okay? Ganyan ang buhay, gusto niya. Ang ating mga masasamang hilig, okay? Yung mga simple passion po natin, okay? Na pinupukaw ng kautusan. Sige nyo? So, ang nagpupukaw, okay? O nag-uudyok sa iyo na gumawa ng kasalanan, ay yung kautusan. Okay? Hindi lang utos ng tao, hindi lang utos ng gobyerno, kundi yung utos ng Diyos. The more na malaman mo yung utos ng Diyos, nagre-rebelde tao. Okay? Ganyan katindi ang kasalanan. Di ba sabi, bawal tumawid, nakakamatay. Ano ginagawa ng tao? Tawid pa rin kung ano yung bawal ginagawa. Tama? Pag meron kang lalong inutos, sinasaway niya. Kasi ang nature nga ng kasalanan ay ano? Rebellious siya. Entendihan nyo? The more ka mag-utos, lalong sasawayin niya. Kita niya? Sabi nga, it works in the body, gagamitin niya yung kanyang parte ng kanyang katawan para sawayin. At yung katawan niya, ano mangyari? It will fruit for death, mamamatay siya. Kita niya na? So makita natin dito na ang tao ay sobra talagang sama. Okay? Sa kanyang simple passion ay so strong that they are actually aroused by the law of God. Okay? So hindi ibig sabihin na kagaya ng sinabi ko sa inyo last time na maglalagay tayo ng Bible sa mga establishmento, sa bahay. Tingnan nyo, kahit na may Bible kayo sa bahay. Babait ba mga anak ninyo? Hindi mo binabasa. Minsan hindi mo binabasa, di ba? O kahit
sa Congress, sa Senado, sa mga hotel. Hindi. Hindi yan. Ano yun? Yung maglalagay ka ng cross? Hindi rin yan. Para sabi mo, matanggal ang masamang spirit. Eh, hindi rin yan. Di ba? Ang gihimagsik pa nga iba eh. Bakit? Kayo lang. Tumututol nga eh. At yung pinatanggal nga totally sa ibang bansa, di ba? Nakakalungkot sa Amerika. Ganyan po nangyari. Kasi, alam niyo bakit? Kasi ang tao ay talagang napaksama. Okay? Dahil kung ano yung sinasabi ng Diyos na mabuti, dahil sa pollution ng kanyang puso, okay? Masama na nga talaga puso niya, ang ginagawa niya ay magre-rebelde siya. At kung ano yung ayaw ng Diyos, yun ang gagawin niya. At yan ang nakita natin. Di ba sabi niya, simple-simple, makakakain ka na, napakaraming pagkain, libre. Huwag lang yung isa. Naku po, isa na nga lang. Di ba? Huwag sabi mo, anak, kumain ka niyan lahat. Huwag lang ito ha. Allergy ka dyan. Pag kumain ka niyan, magsisikip-dibdib mo. Pupunta ka sa ospital at pwede kang mamatay. Umalis ka. Nakatitikman. Huwag niyong mag-eksperimento, ha? Totoo yan. Mangyayari yan, mangyayari yan. Ganyang kasawa. At, di ba? Hindi sabi mo, anak, ha? Huwag kang bababa. Huwag kang aakyat. Mauhulog ka. Naka po. Gagawin at gagawin. Okay, alam niya, may mga bata kayo, tama? Yan ang likas. Ay, hindi lang bata, ang pasaway. Maging tao ay pasaway. Ito niya, ha? Ayan, malaking problema natin. So, ngayon, papako tayo sa final nating question. Okay? Tapos na tayo sa ating introduction. Ang final question ngayon, okay, ay makikita natin dito yung what does the world appeal to draw out our sin? Okay? Ano yung ginagamit ng mundo para maakit tayo at lumabas yung kasalanan sa atin? Kumbaga, eh, kumbaga kayo ay isda o tayo isda, ano pain? Para kumaga tayo. Okay? Papainan niya tayo. Ano yung panghihikayat niya? Okay? Ano yung i-appeal niya sa atin para ikaw ay mahimok niya na gumawa ng kasalanan? Okay. So dito makita natin, ang pinag-aaralan natin dito, we're talking about humanity, hindi mga Kristiyano. Okay? We're talking about yung mundo, okay? Yung condition, okay? Yung sistema, yung natural sa tao na sobra ng lalim at talagang malawak na at hindi na malunasan. Okay? Ano yung ginagamit ni Satanas para ika nga po ay mahikaya tayo, okay? Tandaan po natin, ang mundo is a system, okay? Sistema ito ng evil na pinamumunuan at pinamamahalalan nyo ni Satanas. At pinalalakas ito ng mga demonyo, okay? So, anong ginagamit niya sa sistema niya na yun para mahikayat ang humanity, buong tao? Okay? So, at least malalaman natin, no? Okay? Tayo, ini-expect natin na tayo mga mananampalataya, hindi na tayo dapat. Pero tingnan nyo rin sarili nyo. Kasi hindi pa rin tayo exempted. Kasi nasa laman pa rin tayo, di ba? So, ngayon ang tanong ay, what is the matrix of holiness? Okay? Mga matrix, yung mga tao, mga bagay, mga environment, ano yung mga pamamaraan niya para ika nga ay mahikaya tayo na mahulog sa mga patibong niya. Okay? So, pangalawang tanong din ay, ano yung mga pathology of holiness, okay? Medyo ano to? Yung mga medical. Ang pathology po ay sa branch of medicine concerning with the cause. Okay? Ano yung cause and effect of the disease? Ano yung dahilan at ano yung magiging epekto ng holiness kapag ikaw ay nagkasala? Okay? So ang pangatlo ay yung the cardiology. Okay? Kagaya ng ating pinag-aralan, ang cardiology po ay yung study ng disease at abnormality, okay, ng unregenerated, okay, ito po yung mga hindi pa mga mananampalataya that the world appeal to. Okay, ano yung mga katangian niya? Okay, ano yung mga depekto niya? Ano yung sakit sa buhay niya kung bakit nahihikayat siya? Okay, napakaganda na sa pag-aaral natin ito, di ba?
na para malaman natin kung paano ang mga scientists, mga medical expert pinag-aaralan ng COVID, paano malulunasan ito, ay dapat ganun din, pag-aralan natin. Para sa ganoon ay hindi tayo mabiktima. Okay? Mahulog sa mga pang-aakit ng Diablo. Okay? Meron pong tinatawag na tatlong gateway. Okay? Na ginagamit ang sistema ng mundo na ito para makapasok siya sa ating masamang puso at doon ay magpasimula yung kasalanan. Ang COVID, paano po nakakapasok? Sa mata, tama? Sa ilong at sa bibig, tama? May tatlo siyang, kaya nga nagtataklop tayo ng mask, di ba? Sa bibig at saka sa ilong, kaya nagpe-face shield kasi pwede rin sa mata, tama? So yun yung tatlong gateway niya para makapasok siya yung virus sa atin. Ngayon, ano yung tatlong gateway din, okay, na ginagamit ni Satanas, okay, na sistema ng mundo para makapasok siya sa puso natin, okay, upang mahikayat na tayo na magkasala. At ito nga yung tatlo, the lust of the flesh. Okay? The lust of the eyes and the pride, the boastful pride of life. Okay? So yan po yung tatlo. Maluwanag? Okay. So parang COVID din, no? Tatlo. So kaya, okay? So ngayon, tatako ngayon tayo doon sa mundo. Kaya ano yung word na sinasabi natin? O sanlibutan. Ito po ay synonymous kasing kahulugan with the kingdom of darkness. Okay? Ito yung kaharian na ang hari dito ay sino? Si Satanas, di ba? Prinsipe ng kadiliman, si Satanas. Okay? So dito sa kaharian na yun, it's very dangerous. Mapanganib yan. Okay? At hindi lang basta mapanganib, ikamamatay mo pa yan. Tama? Okay. So ito po ay design ni Satan para manghikayat po siya to those three avenues into the fallen heart. Okay? Gagamitin niya yung sistema niya. Tatlo lang yan. Ginamit niya na yan kay Eva at kay Adan. Ginamit niya na kay Jesus Christ yan. Ginagamit niya hanggang sa kasalukuyan. At alam niyo po ba, hanggang sa hinaharap, gagamitin pa rin yan. Okay? Tingnan niyo po. Bibigyan ko po kayo ng kalaman dito. Okay? Dako po tayo dito sa timeline of history. Okay? Sabi ko sa inyo, since the creation, okay, ay makita natin ginamit na ni Satanas yung praktika na yan, okay? Kaya ba't kaya dan, tama? Kaya nung nagkasala sila, pinarusahan sila ng Diyos sa flood, makita natin sa Old Testament, yung Israel ay nabiging nations, the end of the New Testament, at dumating nga si Christ, kaya inintroduce yung tagapagligtas. Ngayon, nandito na tayo ngayon, mga kapatid, nasa church age, the present age. Ang susunod na mangyayari, okay, eschatology po ito, ito yung mangyayari in the future event, ay yung rapture. Ano po yung ibig sabihin ng rapture? Bababa si Jesus Christ hindi sa lupa, kundi sa alapap. Ang mangyayari, yung mga mananampalataya, hoping, kasama kayo doon, ang ating kaluluwa ay isasama ng Panginoon, pero mauuna muna yung namatay ng mga Christians. Simula dito, hanggang dito, mga nanampalataya sa Panginoon, sila yung mauuna. Ano yung bakit? Kaya sila mauuna kasi nasa ilalim daw sila sa biro. Nasa ilalim sila ng lupa, kaya sila. Yung katawan actually ang mauuna, okay? Babaguhin ng Panginoon yung katawan kasi nabulok na yun, eh, di ba? Tama? Pero yung ating yung soul, spirit natin kasama na ng Panginoon, babaguhin siya. Okay? Maliwanag po ba 'yon? Okay? So yung rapture, ito po 'yon. Ngayon, ano mangyayari? Nasa alapap tayo, dito naman sa lupa, yung mga naiwan hindi mananampalataya. Magkakaroon ng 7 taong na tribulation. I-reveal yun yung in the kalahate, uupo yung Antikristo. Kaya yung nga kay John MacArthur sa pag-aaral niya, nakita niya sa Bible, Muslim ang namumuno dyan. Okay? Kasi sila, meron tiyatawag na Mahdi, yun yung pinaka-Kristo nila. Okay? Yun yung uupo. Okay? So again, after na 7 years, mangyari ay yung tiyatawag na bababa na si Christ. Lalabanan tong Antikristo at yung mga kanto. Pero meron pong magiging mananampalataya dyan. Maraming mga Hudyo, yung 144,000 na nalagay sa Bible, sa Revelation, yung mga Hudyo na magiging evangelist. Okay? At talagang mag-evangelist. Pero mahirap ang buhay noon. Okay? Dyan yung ngayon may tatatakang ka, matindi yung ekonomiya na hindi ka makakabili, hindi ka pagbibilan.
Ay, makikita nyo ngayon, kaya lang kontrolin, di ba? Sabi sa inyo, ngayon pa lamang, ginagawa na ng sistema ng ni Satanas siya, tama? Kaya kanyang kontrolin eh. Huwag kang pwedeng sumimba. Okay? Pero bawal lumabas. Pero kapag walang ayuda, lalabas ka. Kita nyo ah. At yung tao, kita nyo ah. Kontrolado. Okay? Yan mangyari dito. Pero, kung kayo believer, hindi nyo problema yun. Maliwanag po ba yun? Yun po ang aking dalangin. At ngayon pa lamang, bago dumating ito, itong seven years tribulation na yan, ang mananampalataya, wala na dyan. Okay, ang gusto kong patunayan ngayon sa inyo, ito, ano mangyari? Pagdating ng Panginoon, ang mangyari, kakalabanin niya. So, yung superpower niya, wala. Isang salita lang ng Panginoon. Tapos sila, kahit na malakas niya. At ang ano mangyari, sabi sa Bible, si Satanas, ikukulong for 1,000 years. At ang kanyang mga kampon. Nakakulong. Ngayon, sino ang mabubuhay dito? Yung mga naging Kristiyano rito at nabuhay, sila yung mabubuhay. 1,000 years. Ang namumuno dito, alam nyo kung sino? Si Jesus Christ. Yan ang inihintay ng mga Hudyo. Kaya ayaw lang paniwalaan si Jesus Christ noon kasi ang inihintay nila sa prophecy ay bababa, magiging hari si Jesus Kristo. Marirealize na yun. Okay? So there will be one kingdom, iisa lang hari sa buong mundo na ito. Okay? Sa millennium time, it is Jesus Christ. So righteousness will prevail. Wisdom will prevail, knowledge will prevail, okay? Kung merong mang unrighteousness at kasalanan dito, ano gagawin ng Panginoon? Paparusahan agad sila ng Panginoon with the iron rod, rod of iron. Parang papaluin sila para magtino sila. So makita po natin dito, there will be a perfect ano world, no, mundo na millennium kingdom na pinamumunuan ng Panginoon. Nakunyo po ba yan? Naintindihan nyo? Okay, ngayon tanong nyo, Pastor, nasaan kami ngayon yan? Kung ikaw ay mananampalataya na, ay kasama ka dito, bababa. Pero, ang katawan mo ay glorified body na, hindi na physical. Hindi ka na mamatay, kasama ka na ng Panginoon. Okay? Pero yung mga hindi pa namamatay, mabubuhay sila, matagal dito. Maliwanag ko ba yan? Magre-reproduce pa sila. Okay. So ayan, sinasabi dito, sabi niya sa Revelation, sabi niya may matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niya panlupig sa mga bansa, mamamahala siya ng ano sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisa ng ubas ang alak ng puotang Diyos sa na makapangyarihan sa lahat. So ganyan siya mamamahala. Okay? Pero alam niyo po ba, ito matindi. Okay? Pagdating sa huli, okay? At the end of the millennium. Okay? Sabi dito, pagkatapos ng 1,000 taon, nakakulong, di ba si Satanas, tama? Ay papalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Ano mangyayari? Lalabas siya at ano? Dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog, titipunin nila ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Napakarami pa rin. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lusod, in Jerusalem, ngunit umulan ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Nakita niyo po ba yun? Na kahit po yung mga tao, physically alive, sa millennium kingdom, sa isang perfect na mundo na pinamamahalaan ng Diyos, ano mangyari? Darating ang panahon, sandaling panahon lang, ha? Magre-rebelde sila at lalabanan pa rin si Jesus. Ano ibig sabihin niya? They will organize and fight against Christ. Ito po ay nagpapahulugan na ang kasalanan ay hindi nanggagaling sa labas. Perfect na nga yung environment mo eh. It comes from the inside. Ganyang kasama ang tao. Perfecto na nga eh. Marami lang ang mananampalataya doon, di ba? Namumuno na ang Panginoon. So makikita natin dito na sinner would seed in a perfect environment.
Future to ang pinag-uusapan natin. Makakasala ang makasalanan. Sinner would sin in an environment where righteousness, tinyo, katuwiran na namumuno doon, ang holiness na, dominante na doon. Namamayagpag na yung kabanalan ng Diyos at mga Kristiyano na mamamahala na. Pero makikita niyo, masama talaga ang tao. Ganyan katindi ang kasalanan. Kaya ang sinner would sin in an environment where there is a sweep, okay? Mabilis, tama, at mabilis na absolute justice, di ba? Minsan sabi mo, hindi naman maganda katarungan dito, walang katarungan dito, nabibili, ang bagal, doon, ganap. Maganda katarungan kasi ang Diyos ang namamahala. Tama. Pero tandaan po natin, but still, no, wouldn't prevent sinner, hindi mahahalangan ang makasalanan na magsala because they can't stop sinning. Sinner would sin in an environment, okay, where every blessing na imaginable na isip at hindi mo maisip na pinoprovide ng Diyos. Yung mga hayop, hindi na nag-aaway. Diba? Sabi sa Millennium Kingdom, mga ahas, nahahawakan ng bata, mga liyopa, hindi nag-aaway. Pero yung sinner, yung tao, nakakasala pa rin. At lumabas na si Satanas, lumabas tuloy ang natural. Peke lang pala yung pagsunod nila. Nagrebelde. Ayan. Kaya alam nyo, after noon ay yung Great White Throne, doon mapapatunayan nila na karapat dapat lang kayo pumunta sa impyerno. Napakasama. Intindihan niya? Yun ang katarungan ng Diyos. Kaya walang maitatanggi ang Diyos. Sila. Ganyan. Okay? So, sinner would sin in an environment where disease, okay? Merong sakit pa rin doon sa millennium time kasi nasa lupa pa rin yun. Pero mitigated na siya. Hindi siya na malubha. Okay? Hindi na yung lalala katulad ng mga ng virus ngayon. At ang buhay noon ay hahaba. Tingnan nyo, millennium eh. 1,000 years, okay? Okay? And happy, fulfilled. Pero makikita natin, in spite of that, magkakasala pa rin sila. Why? Because it is the nature of sin. Likas ang leo. Okay? So, dahil doon sa ating mga pakiramdam, yung ating susceptibility, okay? Which the words appeal. Dito siya nang-aakit yung masamang sistema ng mundo. Ito yung avenue, daanan, that are here described as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So yan makikita po natin, even in the millennium kingdom, itong avenue na ito, yung taktika ni Satanas, okay, ay gagamitin pa rin niya para matukso ang tao. Okay? Pero makikita natin, very small na. Kasi nga, bakit? Si Satanas kasi wala eh. Nakakulong for 1,000 years, di ba? Ang mga demonyo, wala na rin. Wala yung mga galamay. Pero sa kabila noon, maliit na maliit na nga, wala na si Satanas, wala na yung mga kampo ng demonyo, okay? Pero para doon sa mga unregenerated humanity, pwede pa rin ma-develop yung system na maihikayat sila. Okay? But even if there wasn't, wala yun, okay, wala si Satanas, we would still fall victim to this three area. Okay? So diyan makikita po natin na there is no way na para manalo tayo, humanly speaking, sa ating sarili. Kaya nga sabi natin, it is incurable. Kahit tatay mo, nanay mo, Kristiyano, si Jesus Christ na ang namamahala presidente natin, di ba? Kahit anong presidente, akal-akal tayo, di ba? Dami, di ba? Si Jesus Christ na namamahala during the millennium kingdom, reklamo pa rin ng tao. It's incurable. Humanly speaking and environmentally speaking, ang ganda-ganda na, napamamalaka, tama. Ang justisya, ayos na. Hindi mo pa rin magagapi yung pang-aakit ni Satanas. Okay? So, sa papanong paraan lang natin mananalo dyan,
sa magitan ng saving work of Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon at sana'y makita niyo ngayon, ma-appreciate ninyo ang ginawa ni Jesus Christ. Siya lamang ang solusyon. Siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Okay? So I hope na maintindihan niyo ito. Okay? So diyan, pag-aaralan natin ngayon, yung isa-isa. Okay? Ngayon pa lang tayo nagsisimula. The last of the blessed. Ito yung tatlong avenue pamamaraan na pamasok siya. Okay? Ano ba yung last of the blessed? Okay? Ang last of the blessed, this is the craving of our simple heart. Okay? Yung talagang pagnanais. Okay? Yung talagang pagmiminhi. Okay? Sa wikang English ay desire. Okay? Yung meron naman pong tinasabi na mabuting desire. Di ba? Tama? Meron po kasi sa Bible yan. Good desire at bad desire. Okay? The positive and the negative. Okay? So, yan po yung very common sa Bible, lalo na po sa New Testament. Okay? Pero dito po makita natin, ang konteksto ng ito ay kung yung ating pinag-aaralan na ito ay positive ba o negative. Pero maliwanag dito na makita natin na yung sinasabi na the last of the blessed is what tinatawag natin sa wikang Griego, epithumia. Epithumia. Ibig sabihin, desire, ito'y pagnanais ng simple heart. Okay? So ito po yung tinatawag na the negative. This means the negative craving. Okay? Yung paghahangad ng isang makasalanang puso. Ito yung our world impulse. Okay? Yung udyo. Okay? Na makita natin na the impulse, okay? Na sinasabi dito na that draws, okay? Na yung udyok o simbuyo that draws us toward the evil, okay? Na talagang nahihikayat tayo doon sa evil around us. Kaya, kumbaga, manginginom ka, tuntua ka doon, pumunta sa club, sa beer house, okay? Yun ang gustong-gusto mo. Okay? Or rather naman, yung evil outside of us solicit the evil that is in us. Okay? Dalawa yan eh. Mutual yan. Kaya yung mga naloloko, kaya sila naloloko, eh kasi nga, yun ang gusto ng kanilang evil. Yeah? Gusto nila biglang yumama, biglang kumita sa maling paraan, sa panloloko, kaya naloloko sila. Kanya? So yan po ang last of the place. Okay? So kapag inisip po natin yung last of the place, tandaan po natin, ang lagi natin nasa isip ay yung tinatawag na sexual sin lang. Okay? Doesn't mean po hindi po yun lagi. Okay? Pero certainly, ito po ay napapaloob doon. Okay? Pero hindi po siya nalilimitahan. Ang last of the place po ay anything desire, okay? Any desire for anything outside of God's law. Okay? Meron pong sinasabi ang Diyos. Pero yung higitan mo yung sinasabi ng Diyos, okay? Anumang attitude ito, anumang pag-iisip ito, o anumang salita o action na ipinagbabawal ng Diyos. Okay? Di ba sabi? Ang dami. Mas maraming pinapakain ng Panginoon na libre. Tama? Na pwede. Isa lang nga lang eh. Kita nyo. Pilaw for me. Ang dami-dami eh. Kumbaga, nagkulang ba ang Diyos? Ang dami nga niyan binigyan. Bakit yung pinagbabawal, isa na nga lang? O baga, sampu yung libre, isa yung bawal, yung pa. O, yun yung tinatawag na the last of the flesh. Okay? So, it is a corruption. Okay? Katiwalayan, kasamaan, na desire, maling paghahangad. Eh, meron ka nga sampu. Di ba? Yung nangyari, di ba, kay David, naalala niyo yun? Sabi ni Nathan, merong nag-aalaga ng napakaraming tupa. Samantalang isa-isa na tupa, kinuha pa. Ano sabi ni David? Napakasama niyan. Ang dami-dami yung tupa, ba't di yung kinuha niya? Ba't kinuha pa yung iba? Ano sabi ni Nathan? Ikaw yun. Ang sisi siya. Kita niyo. Kita niyo. That's the last. Kasamaan. Ang dami-dami mo yung tupa eh. Kinuha mo yung tupa ng iba. It is the selfish desire of any kind. Parang kung makasarili. Simple desire of any kind. Okay? Ano man yan? Okay? So, tanda po natin na hindi naman po sinasabi ng Panginoon na hindi tayo pwede magkaroon ng desire. Okay? Normal po yan na magkaroon tayo ng healthy desire. Yung tamang paghahangad. Di ba?
Wala pong masama na magkaroon po tayo ng kapartner na mapapangasawa natin. Tama? Hindi, kaya sabi ng Panginoon, hindi mabuti para sa tao na nag-iisa. So, ang Diyos mismo nagsabi noon, o kaya maganda mag-design ka, maghangat ka kung sino yung mapapangasawa mo. Pero dapat kasal lahat, hindi yung live-in. Masama yun. And nothing wrong with the desire to eat. Oh, pag-gutom na gutom ka, sarap, pizza, ano gusto ko? Eat all you can. Pero wag lang yung, ano, patay gutom. Hindi masama. Okay? So, hindi masama na magkaroon ka ng partner. Ang masama, yung magkaroon ka ng asawa o ng kapartner outside of your marriage. Hindi kayo kasal, nagkaroon ka. Kasalanan po yan. Kahit na po sabihin ng tao, ito legal o karaniwan, no, kasalanan pa rin yan. Masamang desire yan. Isa lang dapat, dumobli ka pa, isa ito. Masama yun. So, hindi masama na magkaroon ka ng desire na kumain, pero ang masama, yung patay gutom ka. Gluttony, yung sobra-sobra. Walang tinitira. Okay? There's nothing wrong na mag-enjoy ka, good time, having fun. Okay? Oh, nagte-tennis ka, nagbobuli ka, nagbibilyar ka. Pero ang masama, araw ng Linggo, ayaw mo sumimba. Yung pareng gusto mo. Di ba? O hindi masama na ikaw ay naglalaro, video game, pero hindi ka na mautusan. Yun ang masama. Okay? Nagiging kang irresponsable, nalilimutan mo yung tungkulin mo. Yun ang masama. Walang masama na maging komportable ka, bumili ka ng sopa, bumili ka ng kama, bumili ka ng kotse, pero nagiging masama yung nagiging slaver ka na to luxury. Hindi ka makontento kapag nakakita yung iba, gagawin mo kahit maganda utang-utang ka para masabi mo lang yabang mo, pride of life ka rin. Okay? Yun ang masama. So, tanda po natin, everything can be perverted. Okay? Lahat ay pwedeng mapasama. Okay? Hindi naman masama talaga pagkain, hindi masama ang pera, pero pwedeng masama dahil nga sa lust of the flesh. Ang lust of the flesh po is a slavish kind. Okay? Nagiging kang alipin. Hamak ito na talagang ika nga ay relentlessly. Okay? Walang humpa na talagang pagnanais mo, na wala kang satisfaction, gratification of all desires outside of God's limit. Ito lang pinalilimitan sa iyo pero ayaw mo. Ito lang pwede mo pero ayaw mo pa rin. Or exceeding God's limit. Sinosobra mo yung sabi ng Panginoon, ito lang. Okay? Obviously, to what is good and reasonable and righteous. Okay? So, yan po makita natin na talagang hindi mo inaalintana na talagang ito'y tama at matuwid na sinasabi ng Panginoon. Okay? So, yan po ang tinatawag na the lust of the flesh. Okay? Ginugusto mo, yung gusto mo, wala kang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Wala kang pakialam. Yan po ang tinatawag na the lust of the flesh. Okay? So, maliwanag po na ang lust of the flesh ay hindi lang po immorality. Okay? Kundi, ang sabi diyan sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, sabi niya, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Okay? Yan po, makikita nga natin, pakikiapid. Okay? Yan ang mga immoralidad. Kahalayan, kalasuan. Nagsisimula nga po dyan. Pero tinan nyo, part of the lust of the flesh, ano? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyan po, galit ang Diyos, di ba? Iisa nga lang Diyos, pero ang ginagawa ng bansang Israel, may iba-iba kayong Diyos. Yan ang tinatawag na spiritual adultery. Tama? Naalala ninyo? Hindi ka nakontento sa isang Diyos. Meron ka pa isang Diyos. Meron ka pa isang Diyos. Ang dami. Why? Last of the flesh mo. Kumbaga, hindi ka nakontento sa isang Diyos. Naghahanap ka pa ng ibang Diyos. Para kang ano, babaeng patuto. Kung kanino-kanino ka sumasama. Ayan, kita nyo yan ha. So, hindi lang siya immoralidad, kundi yung spiritual adultery hindi niya. Okay? Pagkukulam, kaya magic ni. Kaya gusto mo, meron ka kapangyarihan. Okay? Di ba? Gusto-gusto niya, bigyan mo ako ng power. Di ba? Mga superhero. Okay? Okay? Pagkapuot sa isa't isa, gusto mo yan, away-away. Kampik. Di ba? At saka ano, pag-aaway-away, pagsiselos, gusto-gusto mo yan, lagi ka nagsiselos, lagi ka naiingit, lagi kang nasakim, pagkakampi-kampi, pagkababahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ibang pang katulad to. So again, makita natin, ang lust of the flesh ay hindi lang immoralidad, kundi anumang bagay, isip mo, attitude, na pinagbabawal ang Diyos, pero gusto mo pa. Okay? Kaya nakakalungkot, sabi nga na iba, kung ano yung bawal, masarap. Sa inyong katwiran ng tao. Okay?
So tandaan po natin, ang mundo natin ngayon, na kinapalooban ngayon, the world is made up of these things. Lahat yan, di ba? Lahat ang sinabi ko sa inyo. Parang yan po nakikita natin. That is essentially what the world system is. Yan po nakikita natin. So, and the world on the outside, yung nasa labas natin, the world system on the outside that Satan rule na pinamamahalaan ni Satanas, ay ito po ay nangangahulugan ng external projections of the heart of man. Yun yung gusto ng tao sa kaloob-looban niya. Kaya madali siyang ma-attract. Madali siyang mahikayat. Kaya makikita yung advertisement. Huling-huli niya kayo. Bibili kayo nito. Kasi alam nila, yung sistema ng mundo nito, alam na alam ang desire ng puso mo. Okay? So tanda natin, ang mundo natin dito, the words really appeal to the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life because the world is made up of sinner who runs on that basis, who functions on that basis. Ang mundo natin ay napapalooban ng mga tao, ng mga makasalanan na sinusunod ang prinsipyo ni Satanas, okay? Kaya madali kang mahikayat. Kaya makikita niyo yung mga pelikula, nakaka-attract yung mga nasa YouTube, madali kayong ma-attract yun. Kasi mahihikayat yung lust ng flesh nyo. Lust of the eyes and the pride of life. Maliwanag ko bang? Dako ngayon tayo sa ilang minuto pa ako, anak. The lust of the eyes. 5 minutes na lang. Wow. Okay. Hoping na matapos ko ito. Okay? The lust of the eyes. Ito po yung pangalawa. Okay? Na sinasabi na bukod sa lust of the flesh, the lust of the eyes. So makita natin, it's not just what you feel. It's not just what the impulse, okay? Binubukso ng damdami o compulsion that you feel down inside towards self-fulfillment against the will of God. It is also what you see. Okay? Kung ano yung nakikita nyo. Hindi lang yung damdami nyo sa loob, kundi yung nakikita nyo. Ano sabi nga sa Proverbs? Okay? The eyes, okay, is a gift from God. Okay? So, hindi lang po yung nararamdaman natin, kundi yung ating nakikita. Okay? Tandaan po natin, isang napakalaking blessing, okay, na makakita ka. Tama? Ang hirap po kaya maging bulag. Tama? Subukan nyo maging bulag sa isang araw. Ang hirap-hirap. Okay? What a wonderful grace to be able to see the beauty of God's creation. To see all the people that you know and love at all the wonderful wonders of life. Di ba tama? Huwag nyo sabihin, hindi kayo mapagpasalamat. Ibig sabihin nyo, hindi kayo makasalanat kayo. Dapat maruro tayo. Pag nakakita tayo. Okay? Napakamaraming blessing. Pero alam nyo po ba ang ginagawa ng ibig? Okay? But the evil of the heart, alam yung ginagawa niya? Itinutwist niya. Pinarurumi niya ang mata mo. Alam yung sabi niya? Kapag tumingin ka sa babae na merong, kahit hindi mo asa, kagaya ni David, nakakita, checky. Okay? You commit ano? Adultery. Hindi mo pa ginagawa, pero sa mata mo na, nag-isip na, nadumihan na. Hindi pa actual, di ba? Tama? At yan yung sinasabi sa anyo. Sa Matthew chapter 5, verse 28, sabi niya, ngunit sinabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangalo niya na sa babae niyon sa kanyang puso. Kita niya. That's the evil. Hindi mo pa ginagawa. Hindi mo lang kasi magawa. Pero kita niyo, si David, palbasa makapangyarihan siya pag ginusto niya. Nakuha niya. Tama. Eh, nung binangyari na, gagawa pa siya para atin mo, nadagdagan niya yung kasalanan niya, di ba? Gumawa siya ng mga sistema para mapagtaklo. Oh, yung asawa, pinapunta, umunta ka sa bahay, lasingin pa, ayaw pa rin, ayaw ba? Mabubuking ata akong to, ah, gawin ko, papapatay ko na. Kita mo yun, ang dami! Nagsimula saan? The lust of the eyes and the lust of the flesh. Kanya? Uli-uli, tapang-tapang niya, laban niya, gulayat, tapang, hindi atras, di ba? Tama. Pero pagdating doon, dakta. Hindi niya, walang malakas, kahit ka Kristiyano, kahit ka pastor, maraming nangyayari. Okay? So, yan po makita natin dito na God gave us the to appreciate the beauty, okay? Na talagang makikita natin. Pero tandaan po natin, ito yung mga nangyari. Tingnan nyo si Lot, yung Lot's wife.
Alala niyo sa Genesis chapter 29 verse 6. Ang sabi ng Panginoon, gugunawin niya yung Sodom at Gomorrah. Sabi ng mga angin, umalis na kayo, karepas ang takbo. Ay, ayaw nila, kala nagbibiro. Hinatak sila, talagkat sila. Pero anong ginawa ni Lot's wife? Sabi ng Panginoon, takbo na kayo, takbo at uli, huwag lilingon. Lumingon, nangihinayang attachment. Kaya sabi ng Bible, remember Lot's wife. Marami minsan tayo ganun, attachment natin sa mundo. Pinalalayo tayo ng Diyos. Pero hindi natin maalis yung mata natin sa kamunduhan. Ano nangyari? Naging asin. Tama? Pangalawa, si Akan. Okay? Ano nangyari si kay Akan? Sabi ng Panginoon, lupigin nyo ito, huwag kayong kukuha. Pero anong sabi? Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na pinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya, si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi, ang apo ng sa tuhod ni Sera mula sa lipi ni Yuda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya nagalit sa kanila si Yao. Napukaw ang mata. Kaya yung iba nagnanakaw, wow, ganda, cellphone. Wow, ganda, gano'n. Ah, nakatitig, o yun. Ganyan, ha? Kaya, little eyes, be careful what you see. Yeah? Kaya sabi ko, kung ang mata mo ay makakaano, tanggalin mo yan. Okay? Ano nangyari kay Samson? Okay? Sa Judges, nung nakita niya si, ano, sabi niya sa Judges 16 verse 1, minsan si Samson ay punta sa Gaza, doon may nakilala siyang isang babae nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nakapalipas ng gabi roon kasama ang babae niyon, si Delilah yon. Kaya mga ano, huwag kayong pupunta dyan sa red light. Huwag kayong manonood doon sa mga masalaswan at talaga mahikayat kayo. Okay? Maingat kayo. Ha? Ano pa? Ayan, yun sabi ko sa inyo, si David, di ba? Kahit na malakas siya, di ba? Pero nung nagpapahinga siya, stretch siya sa balcony, uy, may chicks. Di ba? Ah, uli. Di ba? Ang galing ni Satanas. Ang galing niyang magpahin. Talo mo, Goliath, ha? Eto, chiba-chiba, talo. Di ba? Wala palakas na niyo. Kaya dapat gayain natin si Joseph. Kahit na dumadating yung babae sa kanya, takbo, at tao, takbo. Kasi alam ng Diablo ang panghihikayat sa mga lalaki. Takbo at ulit. Okay? Kasi nga mapang-akit. Okay? Kaya ano sabi ng Salmo? Okay? Sabi sa Psalms 101 verse 3, hindi ako maglalagay na hamak na bagay sa harapan ng aking mga mata. Kaya huwag kayong tumingin sa mga mahahamak na bagay na doon kayo ay sabi, aking ipagtatanim ang gawang niyang lisya, hindi kakapit sa akin. I will set no wicked things before my eyes. Maging nangako nyo sa Panginoon para makaiwas kayo. Guys, sabi nga sa inyo, yung pagtitennis, di naman masama, di ba? Pero nangihikayat na lalaro ko eh. Dapat meron kayong ganung goal. Pag sinabi isang game lang, kahit ang sarap-sarap, di ba? Kita nyo? Walang masama sa ano, ha? Sa paglalaro ng tennis, pero yung desire mo, sarili mo, pwede. Pero kinakailangan, ganun din dito, magseset ka ng wicked. Ikaw, magtakda. Okay? I will set no wicked things before my eyes. At ano pa sabi sa Job? Sabi niya, ako'y taimtim na nangangako sa aking sarili. Kaya magkaroon kayo commitment. Labanan niyo, sarili niyo kasi yung kalaban niyo. Di ba tama? Na ano, hindi titingin ng may pagnanasa sa isang babae. Sabi ng isang pastor, eh pastor, eh ang ganda eh. Misa, pag nakakita maganda, eh, sabi niya, isipin mo, sabihin mo, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Yun. Ay, isang ano raw yung prevention. Pero yung mag-appreciate ka ng beauty, okay naman. Pero sabihin mo, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Pero yung mag-isip ka ng masama, ay, alam niyo na yung ibig sabihin. Di ba? Eh, meron kang masamang pagnanasa. Yun po ang masama. Okay? So, tandaan po natin, the last of the flesh is the allurement, yung panghihikayat. Okay?
yung pag-ika nga ay gayuman, gagayumahin ka niya, tutuksuhin ka. Na galing ito comes from the bodily impulse, okay? Yung masamang udyo, okay? Ng iyong katawan, ng iyong pag-iisip at ng iyong katawan. Okay? Diba yung masamang udyo ng damdamin? Kaya talagang alam na alam ni Satanas yan. Diyan yung pamamaraan para makapag-penetrate siya sa iyo at ma-generate, mabuo yung kasalanan mo at gumawa ka ng kasalanan. Okay? So, the lust of the eyes is what is the delusion, okay? Pain ito of the outward appearance, okay? So, ito rin po ay makikita natin it is a form of covetousness, okay? Yung pagiging masakim, mapag-imbot ka. Kaya, yung kukuhanin mo yung asawa ng iba, di ba? Kasama po sa commandments, di ba? Yung pag-aari ng iba, that's covetousness. You shall not covet thy neighbor's wife, thy neighbor's good. Yan po nakalagay, di ba? Naiinggit ka. So, maging maingat po tayo dyan. Kaya check nyo sarili nyo. Bilang kung kayo talaga mananampalataya, hindi kayo dapat naiinggit. Mapagpasalamat kayo sa binigay ng Panginoon sa inyo. Okay? At ang Panginoon ay ipagkakaloob niya sa inyo ang lahat ng mga pangangailangan natin. Okay? Sana mga kapatid ay dito lang muna tayo sapagat may sinay ang aking oras. Sa susunod ay tatapusin na po natin yung pangatlo, the pride of life. Okay? Para naman po doon sa ating mga tagapakinig na hindi pa mga mananampalataya, tandaan po natin sinasabi sa Bible at sinasabi po na nakikita natin sa mundo natin to, yung man's law cannot make moral what God has declared immoral. Kahit na po ang ating gobyerno o ang mga tao, mga senador, mga kongregista natin o mga ating mga pinuno ng mundo na ito, na gawing legal ang mga maling pagsasama ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, at mga hindi mag-asawa, kahit illegalize nila yan, tandaan po natin, kasalanan pa rin yan sa harap ng Panginoon. Kaya tandaan natin, huwag tayong magpaloko. Si Satanas, ang ginagawa niya, ang effort niya is to make sin less offensive. Kung ikaw namumuhay sa kasalanan, okay lang naman, sasabihin sa inyo, ginagawa naman ng iba, puso naman niya. Korne ka kapag hindi mo ginawa yan. Si Satanas po ang naluloko sa inyo. At yung heaven, less appealing sa inyo. Parang ayaw nyo. Pero ang ginagawang panluloko ni Satanas ngayon, lahat ang namamatay, see you in heaven na. Ay mali rin po yun. At nalilimutan lang na merong impyerno sa mga taong hindi kumikilala kay Jesus. Okay? Kaya ang ginagawa naman ni Satanas, hindi sila natatakot sa impyerno. Okay? At yung ebanghelyo, less urgent naman. Hindi natin ipinapangaral at hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. So, tandaan natin yan ang laging ginagawa ng Diablo. Sana mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, wala pang pagkakilala, pagkunanan pala tayo sa Panginoon, naway huwag kang madaya ni Satanas. Okay? Tandaan natin, sabi nga sa kung si Satanas, pinapalpon siya sa langit dahil nagkasala siya, hindi siya nanatili doon, hindi pwede magsama ang Diyos sa banal, at si Satanas na nagkasala na may pride. Ano sa tingin mo? Bakit ka pwedeng punta sa langit? Ba't sinasabi mo, sigurado ka pupunta sa langit kung meron kang kasalanan, namumuhay ka sa kasalanan. Sana ito yung mga pangungusap na ito ay maging gamitin ng Diyos para matauhan ka na hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Ang taong makasalanan ay pupunta sa impyerno. Kaya meron solusyon ng Panginoon. Yung sa magitan ng kanyang dugo, yung tinatawag na atonement. Okay? At yan ay pinakita ng Panginoon sa bansang Israel na yung mga may dugo ng kordero na ipinahid doon sa hamba nila, hindi tinik ng Panginoon kung karapat dapat sila. Hindi ito nakasalalay sa ating ginawa o tayo ba'y karapat dapat. Okay? Ang tinitingnan ng Panginoon para tayo mapatawad at hindi mapahamak ay walang iba kundi yung blood ni Jesus Christ. Sapagkat maliwanag sinasabi ng banal na kasulatan, ito yung doctrine of atonement, okay? Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis ng dugo. Okay? Ang ginagawa ng kasalanan ay dungisan tayo, parumihin tayo sa harapan ng Diyos, mauhugasan lang tayo at malilinis sa magitan ng dugo. Paano tayo mapapatawad sa ating kasalanan? Ito ay sa magitan ng pag-aalay ng dugo na walang iba kundi ang kordero ng Diyos. Maliwanag po ng banal, sinasabi sa banal na kasulatan ng lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran nito ay kasalanan. Lahat tayo ay mamamatay, hindi natin ito maiiwasan. Pero tandaan po natin, may pinagkakaloob
ang Diyos na libre, na buhay na walanggan sa magitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking dalangin na sana yung mga hindi pa mga mananampalataya, wala pang pagkakilala sa Panginoon, ay magkaroon sila ng pagkakilala, pagtanggap sa ating Diyos, na ating Panginoong Jesucristo, na siyang nabayubay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. At hindi lang tayo mapahamak sa impyerno, kundi malinis ang ating buhay at na-enjoy natin ang buhay na kasama siya habang tayo nandito sa mundo. Tayo po yung manalangin. Salamat o aming Ama sa kapangyarihan ng iyong mga salita na hinahayag nito ang katotohanan. Masakit man talaga ang katotohanan, pero ito yung magpapalaya sa amin. At ito rin ay nakakatulong sa amin bilang mga mananampalataya na talagang kamuhian na namin ang dating buhay. O kung meron mang kasalanan na nanatili sa amin ay hindi kami mag-enjoy doon, Panginoon. Bigyan mo kami ng mabuting desire na talagang magpalinis sa iyo lagi. Lumapit sa iyo, Panginoon. Lithiin ang magandang buhay na ino-offer mo, Panginoon. Nakita din namin, Panginoon, ang kasamaan, ang kasalanan. Tunay na ang pamamaraan ng Diablo ay talagang hikayating kami sa magitan ng mga pita ng laman at pita ng mata. Kaya, Panginoon, hilingin ko po sa iyong biyaya at habag, kahabagan po ang mga tao na nakapakinig ng iyong mga salita na naghahangad, Panginoon, ng kalayaan para mahango sila sa kasamaan na dulot ng kasalanan. Panginoon, alam namin na ikaw ang naglilikas, ikaw ang nagbabago, hindi kaya namin baguhin ang mga tao, ang aming mga anak, ang aming kapwa, ang sino mang mahal namin sa buhay. Ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos na mahabag sa kanila, Panginoon, at bibigyan sila ng linaw sa mga bagay na aming narinig ngayong umaga. Sa iyo, Panginoon, namin binabalik ang papuri, ang pasasalamat, ang kaluwalhatian, magpakailaman sa aming Diyos na buhay na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.